Hi guys, this is John K. Today we're going to unbox Big Word Zero Charlotte Tinlin aka Big Mom. Ayan, so first tanggalin muna natin tong brown box. Now, eto na yung box design ng ating figure. So, this is the front of the box. If you're planning to buy this figure, make sure that the box looks like this. So, eto naman yung right side of the box. Eto naman yung makikita nyo sa left side ng box. Next, at the back, ayan, ito yung dapat nyo makita sa likod ng box. And finally, at the bottom, ito siya. And that's for the box design. Now, let's open this up to get and see our figure. As you can see, naka-plastic boxes pa yung ating figure, pati yung mga accessories niya. So, I need to open this up then. So, dito sa inopen natin na first plastic box, nandito si Zeus the Thundercloud. So, isa to sa mga accessories na meron dito sa ating figure. Ito naman yung pinaka-astig na accessory na meron tong ating figure. Ito yung combined attack ni Prometheus at Hera. So si Prometheus at Hera, sila yung isa sa mga special homies na kinireate ni Big Mom. Ang tawag sa combined attack na yon is Roaring Light Cannon. Ayan. Meron din tayong smoke base effect para dun sa Roaring Light Cannon. Next, open natin yung ating second plastic box. Dito sa second box, meron tayo nitong accessory na sword. So, this is Napoleon. Actually, siya yung bicorn hat ni Big Mom na nagiging sword. Now, we have here our figure, Charlotte Tinlin, aka Big Mom. So, let's check this figure and her accessories up close. First close-up natin itong si Zeus the Thundercloud. So, isa sa mga special homies ni Big Mom. So, the reason why he's crying, kasi during the one arc, he was disowned by Big Mom because of helping the Straw Hat Pirates. Next accessory to close-up ay itong si Napoleon, the Bicorn Hat. Ito yung sword form ng sombrero ni Big Mom. Ang galing na yung color combination, same dun sa anime. Pwede nyo rin itong gamitin pang chop-chop kapag kami naka-away kayo. Diba? Very useful. Ayan, ito naman yung ating figure. Medyo mabigat siya, guys. So, this figure weighs approximately mga 5 kilos, I think. Tapos, yung height niya nasa mga approximately 11.8 inches.
Similar to the anime, Big Mom has a very wide mouth with full lips, sporting red lipstick. Ito, makikita nyo, ang ganda nung color ng kanyang headdress. Similar sa anime, no, metallic red, sas kumabay din sila ng gold color. Diba, para dun sa headdress ni Big Mom. And then, kita rin yung details ng kanyang hat na si Napoleon. So, yan. Dito nilalagay yung ano, yung sword. At the bottom naman, makikita nyo yung cute little feet ni Big Mom. Ayan. And then at the back, ito yung design ng kanyang kimono during Wano Arc. So, try na natin kabit tong sword. Ayan, buo na ngayon ang ating bicorn hat na si Napoleon that turns into sword during combat. Now, let's close up itong si Hera at Prometheus in their combined attack na tinatawag na Roaring Light Cannon. The best tong accessory na to kasi meron pa siyang ano, smoke effect na pwede niya maging base. Diba? So, hindi tinipid tong figure na to. So, worth it the price. So, dito sa baba ni Prometheus at Hera, merong parang protruding pegs na pwede nating ilagay doon sa base para mag-stand siya. Ayan. Ganito yung pose niya kapag i-display nyo tong figure na to. Ayan, medyo isod natin ng konti. Tapos, bahala na kayo kung saan nyo ilalagay si Zeus the Cloud. Based dun sa box design, pwede nyo siyang i-display ng ganito. Grabe ang astig, no? Now, let's do a side-by-side comparison with Kaido, King of the Beast. Kung mapapansin nyo, no, tamang-tama yung size ni Big Mom kay Kaido, similar dun sa anime. So, medyo malapad si Big Mom kasi nga obese woman siya eh. Pero yung sa tangkad, dito sa figure natin, I think Kaido is taller kasi nasa approximately 12 inches yung height niya kasama yung giant club. Tapos si Big Mom naman, nasa mga 11.8 inches. So, yung weight nitong figure natin na si Big Mom, nasa ano siya, siguro mga 3 kilos. Yeah, tapos si Kaido naman nasa approximately 2 kilos. So, yung kaninang sinabi ko na 5 kilos kay Big Mom, that's the overall weight kasama yung accessories. Now, celebrate with me kasi nabuo ko na yung original 4 Emperors ng One Piece anime. Now, let's give Big Mom a quiet time and stare at her round and obese body. And that ends my unboxing video. See you again next time. Godspeed!